So next naman guys is this one. Wala, ayoko ng laman nito. Medyo rated SPG tayo ha. So na-curious lang ako kung ano yung feeling pag suot yung ganito. Kaya bumili ako. Tapos ang nagandahan ko sa kanya kasi may case na siya. So may paglalagyan ka, may pagtataguan ka. Meron akong mga na-order before yung parang ididikit lang siya dito. Yung ano, yung walang strap. Tapos, hanggang ngayon pa naman, nagagamit ko pa rin siya. Pero, yun nga, pag hindi masyadong fit yung suot ko, nalalaglag siya, guys. So, mahirap na pag naglulus ako. Halimbawa, ganitong suot, tapos yun yung gagamitin ko, dikit lang siya dito. Baka pagdating ko sa isang, ano, laglag na pala yung bra ko, guys, nandun na sa floor. Hi, guys! Welcome back to my YouTube channel, Jackie TV. So, I'm so happy na may bago na naman tayong vlog. Nakita nyo naman sa title kung ano yung gagawin natin, no? So, it's another Shein haul vlog. So, since palapit na yung spring, dahil excited ako mag-spring, nag-order na ako sa Shein ng mga damit at kung ano-ano mga abubot para sa parating na season. Since spring is my favorite season, for sure, madaming gala siguro kaming gagawin. I don't know, pero mas gusto ko yung bumibili ako ng damit in advance. Para pag may mga biglaang gala or mga ano yung mga appointments, at least hindi na ako mamoblema kung ano yung isusuot kasi nakabili na nga ako. So andito guys, sinaseparate ko na yung mga binili ko na mga nabudol na naman ako sa Shein. So sinaseparate ko yung mga clothes, yung mga abubot, mga things. So medyo napadami na naman yung bili natin, no? So, iisahin natin yan mamaya. So, oo nga pala, kahapon, January 30, licensure exam ng aking mga kaibigan at mga kabatchmates na Kaigo Fukushishi. So, kwentuhan nyo naman ako sa comment section, guys, kung kumusta yung exam. I hope and I pray na sana makapasa kayo kasi narinig ko sa mga feedbacks ng mga friends ko na sobrang hirap daw. So, kung sobrang hirap ng exam, dapat sana babaan nila to 50 yung passing rate kasi sobrang I know kung gaano kayo nag-prepare, kung gaano niyo pinaghandaan yung exam, yung licensure exam. So sana talaga makapasa kayong lahat. So sige, mag-umpisa na tayo sa ating Shein haul. So first item is this one. Medyo ano siya. Medyo may pagka Japan-Japan na style yung print ng dress. So, gusto ko yung tela niya. Hindi siya pipitsugi na tela. Maganda din siya. I think maganda din itong, maganda yung fit niya sa akin. Kasi mahilig ako sa mga bodycon dress. Kaya, nung nakita ko siya, nagustuhan ko siya. Tapos, yung pictures ng prints niya, gustong-gusto ko din yung style. So, parang first time kong magsuot ng mga ganitong style na damit. So, itatry natin siya sa spring. Next one is ito. O, diba sabi ko, gusto kong mag-prepare ng mga damit pang spring. Kaya, ayan, mabulaklakin. So, this is also another bodycon dress. Medyo open yung harapan niya. Pero medyo long sleeve. Kasi nga, pag spring, medyo malamig pa. So, para hindi tayo masyadong malamigan sa labas. Ayan. Ganda niya. Ganda din ng tela. Nakaka-ano talaga yung kulay na white, no? Nakaka-fresh ng mata. Kasi, ayan. Very fresh looking yung dress. Sana din, no? Pag sinuot ko siya, magiging fresh looking din ako. So, this is our third item. Oh, alam niyo na, puro dress yung in-order ko, guys. Kasi, before talaga, nung nagtatrabaho pa ako sa Pilipinas,
madalang lang akong makikita ng mga ka-office mate ko na nag-jeans ako or nag-short. Kasi madalas talaga, dress talaga ako. Hindi ako mahilig sa jeans. Dito na lang sa Japan kasi pag kailangan akong mag-jeans talaga kasi magbabike nga papuntang work. So, alam nga namang magde-dress ako or mag-skirt. So, kitang-kita yung ano. Ito, kaya bet ko rin siya. Kasi, ano din, mabulaklakin din pang spring eh. Medyo alanganin ako dito kasi feeling ko malaki siya sa akin. Eh, small naman yung in-order ko. Lahat ng dress na size na in-order ko is small. Pero nung nakita ko siya, parang ang wide ng ano, ng width ng dress. So, ewan ko lang. Kung pag nasuot ko siguro, baka sakto lang. Pero mahilig kasi talaga ako sa mga bodycon. Yung pa-fit, yung ano niya, yung pa-fit siya sa may waist papuntang butt area, bust area, at saka sa butt area. So, ito naman, nakikita din ako. Diba kasi pag nagsuscroll ka sa Shein, meron din siyang mga suggestions na ibang damit na parang related sa tinitingnan mo. So, ito, lumabas din siya. Kasi diba yung first na pinakita ko parang Japan-Japan style na graphics. So, ito, cute-cute din siya. Meron din siyang mga prints na naka-Japanese at saka mga anime-anime. So, gusto ko siya. Tapos parang mag-aano lang kayo sa city. Mag-gagala lang kayo or mag-shopping kasama yung friends nyo or magko-coffee. Hindi naman ako nagko-coffee. Parang kung kakain kayo sa labas, magkakain kayo sa cafe. Parang gusto ko siyang isuot na ganito lang yung susuotin ko. Kasi parang hindi na ako mamamblema masyado, no? Kung mag-mix and match pa ako sa tops, tapos sa bottom na damit. At least, ito, isang ganun lang sa drawer. May decided ka na kung ano isusuot mo. So, ano siya? Turtleneck, pero bodycon dress to siya, guys, at long sleeve. So, pag gamer ka or streamer, maganda siyang isuot during your stream. Tapos magsasabi ka na, ooh! Char. Char lang yan. Tapos, next item is, ooh, this is a satin dress. Ala? Ito ba yung in-order ko? Charot. Kasi guys, malapit na Valentine's Day. So, naisipan ko na, why not magbili ng dress, red dress? Kasi malay mo, may magyayaya ng date sa akin sa February 14. So, at least, maigi na yung handa, diba? So, yan, napaka-sexy niya pala. Di ko alam kung carry kung suotin to. Lagot tayo sa asawa natin ito. Ayan, crisscross yung likod. Tapos yung harap naman is medyo malawlaw yung neck area para kita yung dibdib. Eh, wala naman akong dibdib. So, tingnan na lang natin kung magagamit ko talaga ito na dress. Ito naman, ano, binili ko rin siya na red kasi malapit na yung birthday ko. So, I thought na bibili ako ng red dress kasi pag birthday mo, yun naman talaga yung kulay dapat suotin. So, wala pa akong na-remember na birthday ko na nagsuot ako ng kulay pula na damit. So, this year, I was planning to wear this one. Medyo conservative siya na medyo classy style of shoulder. Tapos ganyan. Ang ano ng tela din, ang ganda. Makapal siya. Makapal yung tela niya. Tapos stretchable. So, in case natataba pa ako, at least kakasya pa rin sa akin. So, I just hope, no, na yung sa dito na part, yung sa waist area, sa hips, sana mag-fit siya para maganda naman siya tingnan pag nasuot ko. Kasi parang loose-loose yata siya eh. Tapos parang ano din, parang malaki siya sa akin tingnan. Ewan ko lang pag nasuot ko siya. So, ayun. Oo nga pala. Ayun na nga, nag-order ako ng damit, ng balloons. So, nag-order ako ng balloons for my birthday. Pero hindi ako sure na matutuloy na magsa-celebrate ako ng birthday with my friends. Kasi nagka-corona nga sa facility namin. Meron kaming patient na na-infected ng
coronavirus. Tapos, actually, yung unang na-infected is yung staff. Tapos yung staff, sabay pa kaming na-duty noon. The day before siya nag-absent at nagpa-COVID test. So, ayun, nag-positive. So, kinabahan ako noon, guys, kasi feeling ko, di ba sabi nga nila, yung Omicron variant is mas madaling, mas madaling mag-spread, ganyan-ganyan, ganito. So, kinabahan ako kasi sabay kami ng shift na early shift, AM shift. So, kinabahan ako baka na-infected na-infected na rin ako. Pero, good thing naman, lumabas na yung result ng aming PCR test kahapon, Sunday. Negative naman daw kami. So, pero yun nga, yung malungkot kasi nagka-positive sa patient namin. Tapos, may dalawang, kasi sa isang room, apat na patient yung naka-stay doon. Eh, yung sa first room, apat sila. So, yung isa nag-positive. So, dapat yung natira, i-kakuri or i-quarantine or i-isolate kasi for observation nga, para hindi siya mag-spread pa sa floor. So, very ano na din kami, pag naka-duty kami, kailangan naka-gown, naka-cap, hair cap, naka-N95 mask, naka-ano, yung usual na ano, sinusuot sa ano, para ma hindi ka ma-infected din ng corona. So, I just hope no na mag-negative na kami by next week or sabi kasi nila baka 2 weeks, ganun yung setup. Kasi na iba lahat ng routine ng work namin kasi nga para hindi lumaki pa or madagdagan yung mga infected na mga patients namin. So, ayun. So, bumili ako nito yung balloons, yung mga decorations. Tapos, yun nga, may one time na nagyaya yung mga kasama ko dito na mag-dinner kami. Pero sabi ko, wag muna. Magsa-separate muna ako sa inyo kasi nga baka nahawa ako or may magiging career ako ng virus. So, ayoko din naman na maging reason na para ma-spread din sa kanila. So, umiiwas muna ako. So, di ko lang alam kung pagdating ng celebration ng birthday ko, kung magiging okay na. Pag naging okay na, siguro itutuloy namin na magsa-celebrate. Magpre-prepare ako dito sa bagong apartment ko. Kasi nga, lumipat din ako ng apartment. So, yung ibang kasama ko, hindi pa sila nakapunta dito. So, parang sort of, ano na din, parang housewarming. Hindi naman to house. Parang ganun. At saka birthday ko. So, tingnan na lang natin sa mga susunod na araw if matutuloy yung plano. Tapos, ito naman, binili ko siya kasi gusto ko yung parang pair na pambahay. So, nagustuhan ko rin siya yung tela niya. Very comfy, guys. Sa picture, ayan. 2 sets siya. So, gusto ko ganito-ganito lang ako during, kasi spring, summer. So, ayan. Pag, ano, nasa bahay lang, para comfortable ka. Tapos, ito yung black niya. Ganda din yung tela niya, makapal. Medyo sheer yung dating, pero makapal yung tela niya. Hindi ko siya masyado ma-explain, pero ganun. Kaya napahala umintindi. So, ayan, tapos na tayo sa mga damit. Ito naman, mga accessories. So, parang na-late yata ako ng order nito, no? Kasi dapat during autumn or winter, sinusuot yung ganito. Ano ang tawag dito? Ewan ko, nakalimutan ko yung tawag dito. Basta parang kay Emily in Paris, guys, na susuotin mo siya during, ano, ipipare mo siya sa iyong jackets or parang ano, coat, maganda siya, ganyan. Oh, wala pa kasi akong ganito, white na color. So, ayun na. May nakita ako sa Shein na sobrang mura, kaya binili ko siya. So, hindi naman ako nag-regret na binili ko siya kasi satisfied naman ako sa quality. So, ayan, may white na ako nito. Tapos, bumili din ako ng black kasi wala din akong black na ganito. Ayan. Tapos, may ano pa siya, oh. May pearl pa. O, diba? Ang bongga. Napanood nyo ba yung kay, ano, Heart Evangelista na nandun siya ngayon sa Paris, sa Fashion Week? Ang ganda niya. Tapos, bet na bet ko din yung mga suot niya. Sana all.
O yun, cute din. Ay, ang ganda. O, may pang, ano na tayo, pang outfit, pang aura-aurahan sa mga malamig na panahon. Ay, oo, ito din pala, sobrang mura ko din siya nabili sa Shein. Free style na siya ng stockings. Kasi yung ganito ko, guys, napunit siya. Ewan ko kung saan sumabit. Ay, oo, sumabit siya sa boots ko. Kaya, medyo nagkabutas. Kaya, may nakita ako sa Shein na iba-iba yung sizes ng net ng kanyang stocking. So, ayun, binili ko siya. So, ayun, may bago na akong stocking. Tapos, ito, accessory sa hair. Hair claw. Kasi, naghanap ako ng hair claw na malaki. Kasi makapal yung buhok ko. So, gusto ko yung malaki para sakop niya talaga yung buong buhok ko na hindi siya malalaglag. Para pag nagka-curl ako or nagsa-straight ng hair, may magkakapit sa hair ko para hindi ako masyadong mahirapan. So, mura na din to na nabili ko. Ay, bongga! Kumakapit talaga siya. Kaya niya yung hair ko. Ayan, tatlong style. Pinili ko yung white. Ito. Yung pa-rectangle. At saka ito. Ang cute. Medyo ano siya. Medyo halata na mumurahin, pero pwede na. May pang-ano na ako ng buhok. Ang ganda. Pero maganda siya, in fairness. Tapos, ito naman, hair claw din siya. Pero pag gusto mong mag-hair claw sa labas, na parang gusto mong i-accessorize yung hair mo na pretty-pretty pa din, ayan, bumili ako. Ang cute niya! Ayun, cute nito. O, diba? Bongga. Try nga natin. Try natin sa buhok natin kung maganda yung kalabasan. Maganda ba, guys? Kita nyo ba? Char! Actually, hindi ko masyadong mahilig mag-accessorize ng buhok ko ever. Satisfied ako pag naka-ponytail or ano. Kaya trinay ko lang siya for a change naman. Tapos ito naman, nag-order din ako ng card holder kasi yung lagi kong dinadala na wallet is maliit lang. Yung short wallet, yung laging kasya lang sa shoulder bag, yung ganun. So yung mga cards ko, nagsisiksika na sila sa wallet ko. Kaya bumili ako ng card holder. Very cute and very elegant. Very classy siya. Hindi siya halatang Shein. So, ayan. O, diba? Meron akong lalagyan ng mga cards. Ang dami ko kasing cards na kailangang dalhin. Alam mo yun, yung sa bank na cards, sa ano pa bang mga cards na yun dyan sa wallet ko. Yung sa Rakuten card, yung mga Suki cards. Meron din kayong Suki card dito, guys. Kaya, bumili ako nito para hindi masira yung short wallet ko. Tapos ito din. Nagustuhan ko rin siya nung nakita ko sa parang candle holder, wood candle holder. Yung gusto mo lang mag-relax sa gabi or sa bathroom. Ay, iba-iba na yung size niya. Ayan. Yan siya. Tapos ito. Ibang, mas maliit yung isa. Ganun pala. Akala ko same sizes lang sila. Iba-iba pala yung size. Ayan. Ang cute! Dito na kayo ilagay muna. Sure. Tapos, next. Oh, meron akong wall decor. Woven wall decor. So, mahilig ako sa moon, sa crescent moon. Kaya, nagustuhan ko siya. Dalawa na siya, guys. For a one price. Ala, ang cute. Kasi may ano ako doon na wall. Parang blank lang siya. May sinabit ako na cork board. Para doon ko i-display yung mga pictures namin. So, sa tabi niya, walang decoration. Kaya na, isipan ko, bumili na mga ganito. Si, ano, yung naalala kong mahilig din sa ganito, si Catherine Bernardo. Basta yun, yung mga tassels-tassels. So, ang cute niya. Parang 1,000 yen plus lang yung bili ko. Tapos, dalawa na. So, ayan. May pang-decoration.
decorations ako. Tapos, sasabitan ko siya ng LED lights para paggabi, titingin-tingin lang ako sa wall, tapos emote-emote. Emoterong pala ka, Juloy. Tapos, pwede din siyang i-clip, mag-clip ng mga pictures dito kasi marami pa akong ibang maliliit na pictures na print ng asawa ko. Mahilig kasi siyang mag-print ng mga pictures. Lahat ng pictures na nandito sa bahay ko, siya yung nagpiprint niyan. Mahilig siyang ganyan para siguro makikita ko sa bahay ko yung mga inspiration, ganon. So, next naman guys is this one. Wala, ayoko manong laman nito. Medyo rated SPG tayo ha. So, na-curious lang ako kung ano yung feeling pag suot yung ganito. Kaya bumili ako. Tapos, ang nagandahan ko sa kanya, kasi may case na siya. So, may paglalagyan ka, may pagtataguan ka. Meron akong mga na-order before, yung parang ididikit lang siya dito. Yung walang strap. Tapos, hanggang ngayon pa naman, nagagamit ko pa rin siya. Pero, yun nga, pag hindi masyadong fit yung suot ko, nalalaglag siya, guys. So, mahirap na pag nag-lose ako. Halimbawa, ganitong suot, tapos yun yung gagamitin ko. Dikit lang siya dito. Baka pagdating ko sa isang, laglag na pala yung bra ko, guys, nandun na sa floor. So, ayan. Malalaki pala siya. Ang laki naman ito, eh. Kasha kaya to? Kasha kaya to sa ano ko? Nipple? Ang laki naman. Effective kaya to? Tingnan natin, guys. I-try natin. Kasi, gusto ko kasi yung nakasuot ako ng mga sleeveless na hindi nakikita yung strap. I know, lahat ng babae struggle yan na pag nagsa-strapless na damit, nakikita yung bra. So, ayun. Gusto ko siyang i-try. Ay, sobrang kapit niya, guys. Sana all kumakapit. O, diba? So, ayan. Try natin. Meron siyang, ilan ba to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapos, iba-iba yung style niya. May circle lang. May flower shape. So, ayan. Sino naka-try na nito? Mag-comment nga kayo kung ano. Effective ba siya? Or, tapos, pwede ba siyang ilang ulit mo siyang labhan bag mawala yung effectivity ng pagkadikit niya. Tapos ito naman, nakikitan din ako sa kanya kasi very compact siya. Tapos cute-cute lang, madali lang siyang ipasok sa bag mo, sa travel bag mo. Ayan. Diba ang cute? Tapos syempre pinili ko yung kulay pink. Ano siya? Jewelry box. Bongga. Dito isasabit yung mga necklace. Tapos ito. Tapos dito yung mga earrings. Tapos dito naman is yung sing-sing at kung ano-ano pa mga abubot na ilalagay nyo. So, diba? Napaka-ano niya. Napaka-compact na siya. Kasi marami ka nang pwedeng ilagay. Kasi yung lalagyan ko ng mga jewelries ko, guys, madalas ay ano lang siya. Parang circle lang. Tapos yun na, pasok na agad lahat-lahat. So, pag kinukuha ko siya minsan, nagkakabuhol-buhol yung ibang earrings, yung ibang necklace. Kaya, i-organize natin sila dito. So, excited ako mag-organize. Tapos, yung last but not the least is, ayan, sa kaka-TikTok ko, nahuhumali akong bumili ng sunset lamp. Ang nagustuhan ko dito is, iba-iba kasi yung kulay niya. Hindi lang siya yung sunset lamp na yellow, orange, ganyan. So, pwede siya may, ikaw mag-mix-mix ng kulay niya. So, kailangan natin ng remote. So, set up natin. So, ito pala yung loob ng box. May ganito din pala sa Shein, no? Yan, guys. Kaya, tapos mura na siya. Kinumpare ko kasi yung price ng Shein at saka ng Amazon. Mas mura talaga sa Shein. Kaya sa Shein ako umorder.
Tapos gusto ko lang siya kasi pag bet mo yung ano, parang sa paggabi, gusto mo mag-relax, pa-music ka, Spotify, tapos tingin-tingin ka lang sa wall mo parang naka-sunset, or gusto mong mag-TikTok content, anong gawin mo sa buhay mo na parang may effect na sunset or iba-ibang kulay, o gusto ko rin siya i-try, kaya ayan, bumili ako ng isa. So, papakita ko sa inyo kung ano yung magiging setup. Hindi na ako marunong magsalita. Ipapakita ko sa inyo kung ano yung magiging itsura niya pag naka-sunset lamp. Yan. So, dyan na muna kayo. So, ayan siya guys. Yan yung effect ng sunset lamp. Iba-iba yung kulay niya. So, pag red, ganyan. Pag green, ganun. Pag blue, ito yung remote yung ginagamit. Pag blue, ganyan naman. White. Diba? Bongga. Tapos, na-adjust pa yan kasi iba-iba nga yung kulay na nandito. So, pag gusto mong masyadong yellow, ganun. Pag green naman, adjust mo lang siya according sa gusto mo, sa trip mo na kulay. So, ganyan siya yung effect niya. Nasa wall. Kita nyo ba? Ganyan. Hindi ko. Basta. Ang hirap na maipakita, guys. So, ayan lang. Pag bet mo lang ng mga aesthetic na ano, pag may effect yung picture mo, or pag nag-emote-emote ka, pag ganyan, yes sir, ganon. At dyan nagtatapos ang ating Shein haul. Again, thank you so much guys for watching this vlog, and I hope I'll see you on my next one. Bye! Yung mga hindi pa nag-subscribe, mag-subscribe kayo please sa channel ko, Road to 250 subscribers tayo guys. So please help me to make my YouTube channel grow, and God bless you all. I love you.